Dalawang website na lumalabag daw sa Anti-Child Pornography Act ang pinablock na ng gobyerno. Pero ang isang grupo may agam-agam sa hakbang na ito. Makibalita tayo kay Ivan Mayrina. Malamang nabiti ng mga parokyero sa mensaheng lumalabas pag tinatangkang pasukin ang dalawang pornographic website. Pinablock daw ito ng pamahalaan ng Pilipinas dahil lumalabag sa Anti-Child Pornography Act. Hindi ito itinanggi ng Department of Information Communications Technology o DICT. It's around 87% of cybercrime is child pornography. That's why the government is really pushing na talagang masolve itong child pornography sa ating bansa. Sabi ng PLDT Smart at Globe, susunod o sumusunod na sila tuwing may pinapablock na website ng gobyerno. Sabi ng DICT, patuloy ang monitoring ng mga internet service provider o ISP sa mga pornographic sites. Pero hindi raw lahat binablock. Kung wala namang child pornography na naka-host sa kanila, then hindi naman natin siguro ibablock yan because the law clearly states that yung child pornography lang ang ibablock. Marami yung mga people who subscribe to child pornography and it is a crime. Eh dapat to hindi pinapalusot itong mga ganitong klaseng mga videos, mga websites sa internet. Hindi naman daw sa ipinagtatanggol ang mga porn site pero may agam-agam ang democracy.net.ph. Grupo nagsusulong ng Freedom of Access to Information at Free Expression. The issue really here is yung overreach ng government. They block everything when the law only allows them to block very specific kinds of content. The proper way could have been contacting the administrators of this website and telling them, look, we don't allow these two kinds of content in our country instead of yung blocking it wholesale. Kung tutuusin, marami namang bansang nagbablock ng child porn sa internet. Ang iba nga, hindi lang child porn kundi lahat ng klase ng porn. Ilan sa mga yan, nagbablock din ng mga web content na kontra-gobyerno tulad ng China. Nangyari ang pagblock sa dalawang porn sites sa Pilipinas ilang araw matapos lubas ang isang survey kung saan kabilang mga Pilipino sa mga nanguna sa pagtatagal sa mga porn site. Pero sabi ng democracy.net.ph, baka matagal dahil mabagal ang internet sa bansa. Matagal mag-buffer. Kaya matagal yung time spent. It's not really about Filipinos really wanting the content. It's just that they have to wait for the content. Ivan Mayrina, GMA News.